So, ayun mga kaligay. So, another videos na muna tayo ngayon. So, punta tayo sa ano? Open. Ang shortcut niya is Ctrl-O. Papakita ko lang sa inyo yung mga files ko dito. Punta tayo sa local E. Tilok files convert. Ayan. Replicas. Ito. So, ito lang yung mga files ko dito. Okay. Dito tayo sa May Sport. Okay, so marami ang nagtatanong dito sa mga ganitong kung paano daw ginagawa yung mga ganitong design. Okay. So, ang group muna natin. Punta kayo sa Arrange Group. Dito mga legals is tuturuan ko muna kayo ng simpleng paglalagay ng mga topics natin para hindi masira yung ano. So, gagawa lang ako ng bago. Masira itong pet ng original eh. Copy, control new, enter, paste. Okay. So, gumawa tayo ng bagong file para hindi masira ito. So, marami nagtatanong kung paano or wala pang idea dito sa paggagawa sa kore. So, ito kasi mga radicals, is pwede nyong i-manual trace. Hahanap lang ako ng motor dito mga radicals. Ang ginagawa ko dito mga radicals, eh, para malapatan to ng design, turuan ko na kayo ng anong advance agad sa pag-radical. So, yan. Punta kayo dito sa freehand tool. Tapos pin, yung pin tool ang gamitin natin. Hindi itong pagtitrace ito mga legal sa hindi kailangan sulit na sulit or maganda yung pagkakatira mo. Kasi nga nito, pag ipiprint mo na siya, nakabox lang para walang sablay. Okay. So, ang purpose lang kasi nito mga legal is makuha lang natin yung hugis nung paglalagyan ng design. Kaya natin siya tinitris ng ganito. Ito yung example ng ano daw decals ha. Paggagawa ko ng decals, tinitris muna yung paglalagyan. Hindi ko kailangan perfect na perfect dito ang pagkakatira ng ano. Yan. Iba yung natin kulay. Yan. So, alisin mo yung strip na ito. So, ito yung example. Okay? Tapos, saka mo ngayon ilalapat yung design na gusto ng customer. So, parang ito yung nangyari dito. Yan. Yan. So, patong-patong lang tayo sa mga sponsor. Yan. Kung ano yung sponsor na ilalagay. Tapos itong itim na to, ba't ka nagtataka yan hindi maalis? Punta kayo sa ano. Nakaano yan? Dito sa effects, power clip, extract contents. Yan.
Tapos balik mo lang uli sa effects. So yung mga way ng paglalagay ng mga design, mga yun lang. Basta kung alin yung nasa ilalim, nasa ibabaw, patong-patong lang ito makalikal sa paglalagay nito. So ito yung mga ano ko, yung mga gawa ko dati. Pansin niyo kung gaano yung in-improve ko ng paggagawa ngayon. Yan yung mga layout ko dati na hindi na gusto ni client. Opo. Tapos, ito naman yung mga paglalagay ng mga karakter. Diba? So, halimbawa, ang gusto ni client ay karakter. So, dito natin gawin. Kaya may support din natin gawin. Hindi natin gawin kay May Sporte. Tanggalin natin itong mga sponsor muna. Wait lang, baby, wait lang. Ayan. So, ilalagay mo lang dito. Sisintro mo lang yung babae. Then, pindot ka lang ulit nung ano, power clip placed inside container. Ayan. Tapos, ilalagay mo na ulit siya dun sa pinakang... So, ari, lagyan mo din. Kasi lahat ng galaw yan eh. So, pag kasi mga ganitong image mga kadigal, puro ano lang, same process lang, puro power clip. Yan. Yan. Tapos din na ito bagay. Alisin na natin. So, ito lang yung mga simpleng paggagawa ng mga decals kapag mga ganitong image. Power clip lang. Tapos, ayang yun naman eh, ang kinagaganda ng mga sinamang ganito eh, yung combination ng kulay. Kung paano mo siya bibigyan ng buhay yung bawat combination, kung bagay ba yung combination na gusto mo or gusto ni client. So, ang ginagawa ko mga decals is, pag ako nakuha ko ng mga idea is, pag ako nasa parking, pag ako nasa parking ng mga mall, habang ako nag-iikot doon, tinitingnan ko yung mga concept ng mga motor na mayroong mga decals. Doon ako nakuha ng mga sample na design, combination ng kulay, tapos inano ko siya, pinipicturan ko, tapos pag ako mayroong gagawin, ano talaga, doon lang ako na ano, kaya nahugot ng design, ng concept pala. Tapos kukuha ko ng konti, din gagawa ako ng ano, pagsasama-samahin ko yung bawat isang nakuha kong idea doon, din kasama kabuo ako ng sarili kong idea. So, bibihira kasi ang nagagawa talaga na hindi kumukuha din sa ibang idea. Pero huwag mong totaling gayahin. Huwag lang si client na magsabi na yun, gustong-gusto niya ng ganun. Wala tayo magagawa. Talagang yun ang kukupin natin. Pero pag sinabi yung sariling ating concept, gagawa ka ng sarili mo nga. Tapos, ang pagkakabit naman ito mga kadikals is, pag ko ito pinrent, papakitaan kayo. Kasi hindi kasi ako nagpiprint ng ganito. Kasi minsan hindi talaga ito sumasakto. Ginagawa ko, halimbawa, ang sukat ng ano eh, pari tayo, na inches.
Halimbawa, sukat nito ay 18 inches. Okay. 18 by 10. So, ang gagawin mo dito is kulay yellow. Okay. Kulay yellow ang yung magiging background. Tapos, control N. Tapos, aalisin mo to. Ayan. Tapos, itong mga ito naman, babatakin mo na lang siya. Tapos, yan, ganyan lang. Yan. Ginaganyan ko lang si mga decals pag ipiprint na. Yun lang. Tapos to, gano'n-gano'n to din. Ito kasi pamamarangot ng mga decals. Sureball ka dito. Wala kang bitin. Nilalabisan ko pa nga yan ng tigo 1 inches para at least, pero wala nang kasama din siya. Parang background lang. Yan, tulad yan. Oh. May mga palabis siya. Yellow lang din uli ang background niya. Lagay mo sa ilalim. Effects, power clip. Bakalasin mo yung mga yon. Ay, mali. Extract yan. So, ganyan lang mga legals. Same process lang. Ay, mali. Ganito ako mag-print ng pag mag-decals ako. Lalo't pag mga full wrap. Ito talaga yung ginagawa ko pag mga full wrap. Para sure bull ako na hindi mabibitin yung aking design. Kasi lagi may allowance. Yun. So, ito lang yung tip ko sa mga gusto mag-decals kapag mga full wrap. I-baction na lang para sure lang kayo na hindi kayo mabibitin sa inyong gagawin. Kasi ang pinakamahirap nitong area ng pagkakabit ito, ito sa may mukhang are. Yan, ako po. Pag hindi mo kabisado to dito, hindi mo ito makakabit ng buo. Hindi naman talaga may iwasan ng diangat. Talagang naangat naman siya pag natagal. Ang ginagawa dyan nina po sa yung sticker. Kasi ang sticker mga decals, kasi hindi kasi ang sticker at sa Pilipinas, hindi katulad nyo sa ibang bansa. Yun lang nga. Yun lang yung katotohanan. Hindi natin pwede ikumpara yung quality ng materials natin dito sa ibang bansa. Kasi ang nasa ibang bansa, kahit anong curve ng paglalagyan, sumusunod talaga yung sticker nila pag ininitan. Tapos hindi naangat. Kasi nga, magandang klase yung ginagamit nila doon. Hindi katulad ito sa atin, na hindi naman ganun ka gandang klase. Kasi nga, yung price, hindi naman ganun kamahal. Talagang depende rin siguro talaga sa bansa ang ano eh. Talagang iba ang quality ng sa ibang bansa. Sa patagal ko lang nanonood na sa mga YouTube, sa mga nagde-decals. Sobrang hanga ako sa mga gumagawa. Grabe, ang lupit. Ang ganda ng pagkakatira nila ng mga
decals kahit mag-pull drop sila ng sobrang ano, ay wala, walang problema. Napakaswabe. Kaya nga, kung meron lang talaga at mayaman ako, gusto ko mag-explore pa sa ibang bansa eh, para ma-discover yung mga materials nila at makapag binta dito sa Pilipinas. At yun ang gagamitin ko talaga para sa isang matindi ang ma-pull wrap. Kasi wala eh. Hindi natin kaya ano yun kasi wala tayong perang pang ano yun eh. Yun yun yung isang dream ko na ano, ma-discover kung ano yung materials na yun. So yun ang mga decals. Pinakikitaan ko lang kayo kung ano yung pamamaraan ko sa paggagawa ng mga decals, kung paano ko siya inaano, piniprint, kung paano ko siya inilalagay sa canvas. So yun lang mga decals at salamat at ingat kayo palagi. At huwag nyo rin kalimutan mga ka-decals na suportahan itong ating channel at lahat ng mga videos natin. Like and share and subscribe para update tayo sa lahat ng ating i-upload. At comment na rin kayo kung anong gusto nyo yung topic para sa ikagaganda ng bawat sa atin. Kung anong gusto nyo pag-usapan, comment lang kayo at yun ang ating gagawin ng vlog. So yun lang at maraming salamat sa lahat ng 544 subscriber natin. God bless po sa ating lahat.